Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So number 4, we have to consider in investment is time is your greatest asset. Okay, kasi madalas po talaga, I'm sure dito po sa mga nag-a-attend sa atin, no? Ang tanong po dyan, sino po yung magta-take ng action? Okay, kasi noong 2012 kaya ako nag-take ng action, sabi ng speaker, gusto mo ba after 5 years may natanim ka na? Or may natapos ka ng plan? Or wala, may regret ka kasi hindi mo sinimulan. Diba? Kasi time is your greatest asset. Ayan, so sabi nga dito, alam nyo ba na if you save 33 pesos per day or 1,000 per month at 12% rate of return per year, meron kang 1 million after 20 years. Sino po dito kaya mag-save ng 1,000 per month? Pakitype nga po me. Diba? Halos lahat tayo, no? So siguro, kahit fresh grad na bagong, yun nga, diba? Bagong apply at may trabaho siya, pwede niyang i-apply ito eh. After 20 years, no? Kung 20 years old ka, after 20 years, may 1 million ka. Diba? Pero bakit wala pong, may mga marami pong nagre-retire na walang 1 million? Diba? So, kasi nga, hindi tayo nagbigay ng time para sa mga ganitong bagay. Okay? So, ang dami, diba? So, alam nyo pa, Philippines seen becoming the 18th biggest economy by 2037. No? So, makita nyo, no? Dati, talagang matagal mag-build. Pero ngayon, no? Pag pumunta po kayo sa Mall of Asia, talagang ang dami ng condominium dyan, ang dami ng na-build. Pati sa Makati, BGC, ang dami po talagang improvement, no? Hindi mo na nga kailangan pumunta ng Macau eh, kasi nandun na sa, ano eh, no? Nasa mga Okada na yan, nasa tabi na ng Mall of Asia, no? Dinala na nila yung Macau sa Pilipinas. At Singapore, nandun na yan sa BGC, di ba? So, hindi natin nararamdaman yung ganito, yung pag-improve ng ating economy. Kasi hindi tayo nag-i-invest. Pero pag nag-i-invest ka, ramdam mo yan. Okay? So again, stock market, ito po yung direct na tayo yung bumibili ng shares, no? Sa mga top corporations. Yan po yung stock market. And may dalawang ways to invest in the stock market. Pwede pong direct, no? Ikaw ang bibili. Meron ding indirect, no, stock investing. So, again, ito po yung performance, no, based sa PSEI, yung stock market performance. So ito up and down 'yan. Meron talagang separate seminar for that. Sa mga convention dito sa IMG, ina-explain 'yan. And pagka gusto natin ng stock market investing, yung direct talaga, no, it requires constant monitoring. So, may time ba tayong mag-monitor? Meron ba tayong good source of information? No? Investment amount, saviness, and bigger amount of money. So, alam nyo, nag-try ako nito eh, noong 2012 kasi nga, nakikiuso lang din. No? So, alam nyo, pagka ang pera mo, 1,000 pesos lang, wala ka masyadong masya-shopping dito. Kasi ito po eh direct, no, ibig sabihin, kailangan malaki ang pera din para marami kang mabiling shares, lalo na ng mga top corporations, okay? So ang kagandahan sa mutual fund, no, naging affordable siya, no? Kahit na 1,000 pesos lang kaya mong ilagay, kahit 20 pesos, pwede ka na makabili, no? So ang ganda, 'di ba, kasi may investment ka sa Jollibee, no? Excited ka lalong kumain ng Chicken Joy kasi habang ikaw ay gumagastos o nagpalibre pa sa 'yong pamilya mo, eh kumikita ka rin indirectly kasi partly owner ka ng Jollibee. So ganun din po, no? Marami po tayong top corporations, like ngayon po Sabado. Ang daming nasa mall, ang daming nagsha-shopping sa SM, nagpapalamig. Sobrang dami pong branch ng SM, no? So maganda, may investment tayo dito, no? Ayan, no, yung BPI, Ayala Land, mga Ayala Group of Companies, may investment din tayo, no? So malalaking kumpanya po 'yan, maganda,
maging partly owner tayo nito. So, nabigyan na tayo ng chance through mutual fund. So, mutual fund, an investment company that pulls or combines money from individuals. No? So, ito po, pinagsasama-sama po yung mga investment natin. No? And for example po, no, paano ba yan, Ms. Roan? Net asset value per share, ang ibig sabihin po ng NABs. No? For example, no, may 1,000 pesos kang panlagay, no? Gusto mong i-invest, 1 peso ang value ng share na binibili mo, parang bumili ka lang po sa tindahan. So ang nabili mong share, 1,000, no? Sa 1,000 pesos divided by 1, meron kang 1,000 shares na nabili. So matututunan niyo po 'to, yung details nito, lahat ng kailangan niyo malaman sa workshop 3, no? Dito po sa IMG. So, ano ba yung advantage ng mutual fund? No? So, hindi kailangan ikaw direct mag-transact kasi may professional money manager po, mga fund manager, no? Professional management, may good research na sila, management team, they do this as their full-time work. So, dahil busy tayo, dahil may trabaho tayo or business, maganda mag-focus na lang tayo sa ating cash flow, tapos meron ng magmamanage ng ating pera dito sa mutual fund. Sila po yung full-time dyan na nakatutok. Okay? Pangalawa, potentially higher returns. They can demand to lower the charges, able to take advantage of certain economy scale. So, syempre, kaya naman tayo nag-i-invest para mas malaki yung return ng pera natin. Okay? So, again, diversification, nakakalat po yan sa mga top corporations and may part din po na nasa corporate bonds, government fund bonds, and cash, no? Transparency, we are informed to where the funds are invested. So, meron po tayong kinakandak dito na shareholder meeting, no? So, ini-invite po tayo niyan. Nakaka-receive din po tayo ng email para sa date and time or and location kung saan po gaganapin yung mga shareholders meeting para po pag-usapan po yung fund natin. Great equalizer, no? Dati ang nakakapag-invest may 100,000 pesos. Pero sa ngayon kasi kahit na construction worker po, kahit na security guard nakakapag-invest po dito sa mutual fund kasi nga binibigyan tayo ng chance kahit 1,000 pesos lang kaya mo ilagay, eh kung ano yung kinita ng mayaman, pwede mo na rin kitain, no? At least nakapag-start ka na kaysa yung talagang parang hindi mo kaya sa initial pa lang, 'di ba? So liquidity, you can easily convert your shares into cash anytime. Many mutual fund companies charge a minimal amount if redeemed within holding period. So ibig sabihin nito, kasi meron po akong kakilala na puro sa real estate siya nag-invest. So sabi niya ang hirap din pala ng ganun kasi mahirap i-liquidate, mahirap ibenta din. Pag nangangailangan ka ng cash, hindi mo agad siya mako-convert to cash. Unlike mutual fund, i-redeem mo lang, which is parang withdrawal, no? So, pwede na siyang malagay sa account mo. Okay? So, accessible and affordable. So, again, you can add anytime, even online. No, kahit nasa abroad ka, pwede ka na mag-start. Minimum top-up of, 20 pesos, no? 20 pesos ang minimum top-up natin dito. No? Pwede rin 1,000 pesos. Okay? Safety. Again, regulated yan ng SEC or Securities and Exchange Commission. And talaga may mga auditors, no? Na nag-check dyan. Ayan, no? So, may mga ano po sila, regulations na dapat hindi mo i-invest lahat sa real estate, no? May part na mapupunta sa operating cost. So, lahat po yan, si SEC na po ang bahala. So, net of tax. So, what we see is in the SOA or Statement of Account reflect its original value if we redeem it. So, lahat po na nakikita natin, hindi na po siya babawasan pa ng tax dun sa ano po, sa nagre-reflect po dun sa ating portfolio. So, again, may mga klase po ng mutual fund. May bond fund, balance fund, equity fund. Ibig sabihin lang po nito, pag bond fund, low risk po, low return. Balance fund, combination po nitong dalawa. Equity fund, high risk, high return. So again, matututunan nyo po yan sa workshop 3 dito sa IMG.
So again, pagka mutual fund, it is not covered by PDIC. Returns are not guaranteed. Past performance is not a guarantee of future returns. Kaya importante ay mag-i-invest po tayo sa financial education. So yun po yun na po provide ni IMG, no? And actually hindi nga lang about mutual fund eh. Lahat po ng aspeto ng ating personal finance, no? And pag member kayo na IMG, meron po kayong ma-access na ebook, no? Yung kompletong copy nitong libro na to, at pwede rin kayong magkaroon ng hard copy. So again, hindi lang tayo dito puro aral-aral, no? Dahil din po sa IMG, nakakuha din po ako ng different products kasi may access na po tayo dito sa mga major providers, no? Mula healthcare, insurance, investment. So ito po, no, ang dami po niyan, mutual fund companies po 'yan. Real estate, general insurance, mga non-life insurance, allied services, lahat po 'yan, no. So kaya ang tawag po sa IMG, Total Financial Solution.